Hello Leo, welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang malakas na energy ng mga Leo. Kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng one-week reading para sa'yo. Reminder lang guys na ang reading ko ay general reading at guide po lamang, hindi po magre-resonate sa lahat, kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. No personal reading, no private reading, no donation at timeless reading po ito. Ikaw na bahala magpalit-palit kung si person o ikaw. At saka guys, huwag niyo po ipilit kung hindi po resonate sa inyo ang reading ko. Thank you! Angels and guides, please guide us. Ano ang malakas na energy ng mga Leo? Ang una mong card ay The Wheel of Fortune, Upright. Itong card na to ay very positive. Pero sa pakiramdam ko, may kailangan mangyari sa buhay mo para mag-grow ka. Ang ilan sa inyo ay nasa sitwasyon na, pero ang iba ay mararanasan pa lang. Tsaka ang tingin ko, ang ilan sa inyo ay inosente pagdating sa love. At saka tingin ko ang ilan sa inyo, yung parang pinatikim ka lang ng happy relationship pero may darating na pagsubok. Guys, kunin nyo lang yung akma sa sitwasyon nyo. Thank you! Ang next card mo ay Three of Wands, Upright. May person na naghihintay na bumalik yung taong minamahal niya. Ang ibang nasa relationship naman ay may third person ang relationship mo sa person mo. Tingin ko, hindi pa sila masyadong matagal. Pero kayo ng person mo, matagal na. Nakilala niya itong person na ito sa work or habang nagta-travel siya. Or maybe, ikaw ito na nakilala niya habang nagta-travel or nasa work siya. Ang ilan sa inyo, nakilala mo yung person mo online. Ang next card ay The Emperor, Upright. Itong person na ito ay matured. At kung maghahanap siya ng karelasyon, ay yung kapareho ng standard na hinahanap niya. Kung ikaw yung babae, wife material ka. Kung lalaki naman, husband material. Na kailangan alam mong responsibilidad as a couple. Stricto kasi itong person na ito. Eight of Swords in Reverse. Ang ilan sa inyo ay pressured sa mapag-control mong person. Nahihirapan ka na makasunod sa matured mong person. At ang iba naman ay nasa abusive relationship. Pero may ibang person na nakakapagtiyaga sa ganitong attitude ng karelasyon. Na feeling boss. Kaya ang ilan sa inyo, mafe-feel nyo na parang nakakasakal itong relationship na ito. Ang iba naman sa ganitong relasyon na nakakabahala, naghahanap ng tulong mula sa iba, at ang iba naman ay nag-heal na. Nire-release mo na yung takot at yung sitwasyon ay pinipilit mong malagpasan. Ang next card mo ay Knight of Cups, Upright. May nagkakagusto sa'yo na mas bata pa sa person mo. Kung single ka or nasa relationship, magandang card ito para sa love. Ang ilan sa inyo na nasa relationship ay magkakaroon ng deeper commitment sa person. Sa mga single, kung meron kang nagugustuhan na person, ay magpakitang gilas ka na. At sa ibang single, may darating na person na magpapakilig at magpapasaya sa iyo. Seven of Pentacles in Reverse. Sa ngayon, sa relationship mo sa person mo, ang ilan sa inyo nagkakaroon ng iba't ibang problema. Kasi ang ilan sa inyo ay lack of growth. Yung konting problema, pinapalaki. Ang iba naman, ang ginagawang solusyon ay dinadagdagan. Ang advice ng card para hindi na lumaki yung problema ay ayusin nyo ito agad. Ang ilan sa inyo ay sobrang workaholic
kaya wala ka ng time para sa relationship or family. Iwasan maging over-controlling. Kailangan ng communication para mag-grow ang relationship. 5 of Cups, Upright. Itong card na ito ang nagsasabi na malalagpasan mo yung kalungkutan at kawalan ng pag-asa sa past relationship na hindi naging maganda ang ending. Hindi talaga makakabuti yung nagtatanim ka ng sama ng loob sa past kasi yun yung pipigil sa'yo para hindi magkaroon ng love life. Ikaw ang magdadala ng positibo sa buhay mo. 5 of Wands in Reverse. Ipinapakita ng card mo na ikaw at ang person mo nakahanap kayo ng solusyon para sa problemang kinakaharap nyo. Kasi pareho kayo or isa sa inyo yung natuto na mag-control ng temper at makipag-cooperate para matapos ang problema. Sa health, kailangan i-adjust ang lifestyle para magkaroon ng balance. At saka yung sama ng loob, yun ang nagbibigay ng negatibo sa health mo. Sa career naman, ang ilan sa inyo may good news at positive offer. Ang ilan sa inyo na naghahanap ng work, mas maghanap ka ng work sa malapit. At ang ilan naman sa inyo, huwag nyo masyadong gamitin yung katawan nyo para sa work. Kasi health mo ang magsasuffer. Ang next card ay 5 of Swords in Reverse. Guys, positive card pa rin para sa iyo na yung problema mo sa relationship mo sa person mo ay matatapos. Nakadalawang card ka na may ending yung pagtatalo nyo. Ito yung time na pareho kayong nag-mature sa relationship. Ito yung next card mo, ang The World in Reverse. Siyempre, dahil sa mas nag-focus ka sa person mo, sa problema nyo at relationship, ay maraming naantala or na-delay sa buhay mo. At saka ang ilan sa inyo na nasa abusive relationship, mag-ingat kayo kasi hindi na magbabago yung person mo at nasa panganib ka. Kaya maging alerto at saka humingi ng tulong sa malapit sa tinitirahan mo. Ang positive para sa iyo ay yung umalis ka sa sitwasyon. Ang negative ay yung magstay sa person mo. 2 of Wands in Reverse. Ang ilan sa inyo, ikaw at ang person mo, kahit nasa unhappy relationship kayo, ay pinipili nyo pa rin magstay. Kasi ang tingin nyo, itong pagstay sa relationship na to ang pinaka-best at safest way para magkaroon ng long-term relationship. At saka ang ilan sa inyo, tingin mo wala nang magkakagusto sa'yo kapag ka nakipaghiwalay ka. Ang iba naman ay mahihirapan ka sa financial, kaya nag-i-stay ka sa relationship. Sa career, ikaw ang may hawak ng kapalaran mo kung gusto mo magstay or maghanap ng bagong trabaho. The Lovers in Reverse. Ipinapakita sa card na ito na iisang person lang ang nagbibigay ng pagmamahal or importansya sa relationship. Ang advice sa'yo ng card ay gawin mong masaya at magtiwala ka sa person mo para mapalapit siya sa iyo. At saka tansyahin mo rin kung ano yung mood niya para masasabi mo yung problema niyo sa relationship para makasurvive. Ano man ang problema or sitwasyon sa relationship nyo, panatilihin mong maging kalma. Kasi alam naman ng person mo na kahit pabalang siyang sumagot sa'yo, simangutang ka niya, alam niyang mali siya. Alam niyo guys, mahirap itong sasabihin ko sa'yo. Kasi pakiramdam ko, hindi ka naman iiwan ng person mo Yun nga lang, magtitiis ka na kasama siya. Ang tanong kung kaya mong pakisamahan yung gantong ugali ng person mo. Ang ilan sa inyo, kung magkakaroon man ng paghihiwalay,
yun ay manggagaling sa'yo. Mahihirapan ka kasing pakisamahan siya. Pero alamin pa natin sa mga cards. Ang mga cards mo ay 4 of Swords in reverse at 10 of Swords in reverse. Nako guys, napuno ka na dito. Tingin ko yun nga talaga. Magkakaroon ng breakup, separation, divorce. At may someone na hindi matanggap yung naging resulta ng relationship nyo. Kasi sa totoo lang, pwede namang maayos yung relationship nyo. Kaya lang nagmamatigas yung person mo. Tsaka, kung nakipag-iwalay ka na, huwag mo nang isipin yun. Kasi, ikaw nga hindi nakatagal eh. Paano pa yung susunod, diba? Tsaka tingin ko, medyo matatagalan pero itong person na to, aapila siya, hahabol siya sa'yo. Matatagalan kasi ma-pride itong person na to eh. Ang next card mo ay The Temperance Upright. Tingin ko mas naging maayos ka pa kasi wala siya. Itong card na to ay positive kasi yung person mo gusto niya magkaroon ng next level yung relationship yung dalawa. Ipinapakita sa card mo na naging maayos ka na at magkakaroon ka ng next relationship. Kaya bilis-bilisan ng past person mo kung babalik siya kasi tingin ko 50-50 na. Diba sabi ko nga ma-pride, matatagalan bago maisipan niyang bumalik. At saka sa mga single or naging single, mahanap mo na yung perfect match mo. Marami ng paraan ngayon para makahanap ka ng karelasyon, kaya itry nyo. At kilalanin nyo maigi para safe. Marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood, saan man panig kayo ng mundo. Ingat po kayo palagi. At saka dalawa lang ang social media account ko, ang TikTok at YouTube. Wala po akong MP3 na pwede nyo mapakinggan. Wala po. Ito naman ang advice ng Mystical Card sa iyo. Aragonite, release your emotional baggage. It's time to lighten the load. Give yourself permission to acknowledge, process, and release any emotions that no longer serves you. Emotional baggage can manifest in different ways. Shame, disappointment, anger, guilt, and resentment. You alone have the power to pack away these emotions in order to move forward, unhindered and unencumbered. Lapidolite, recall your dreams. Discover a new dimension of yourself by tapping into the power of the invisible dream world. There is so much information accessible to you within the symbols and storylines of your dreams. They offer a deeper method of understanding and self-reflection, a way to expand beyond the physical realm and learn from your subconscious mind. Rhodonite, find a way to forgive. There is freedom in forgiveness. It's natural to react when others hurt or betray us. But if you can move past the first layers of blame, resentment, anger, disappointment, or frustration, you can free yourself from this negativity and toxicity. Alamin naman natin ang angel number mo. 8. This is generally a positive sign as this number is tied to balance and success. 5555. Your dreams will become your reality. Nothing can stop it. Your vibration is set and the universe is conspiring. 11:11. God is about to send a true life partner to you very soon.